Magandang magandang araw po sa ating mga subscriber, sa ating mga silent viewer. Isa na naman pong kapakipakinabang na fishing hack o fishing tips ang nais kong ibahagi sa inyo. I-upgrade na po natin yung ating mga fishing setup. Ang mapapanood po ninyong fishing tips ay best for bottom fishing. Napakagandang gamitin. Iwas buhol sa ating mainline. Ito po yung nais kong ibahagi sa inyo sa video ito. Ang mga kailangan po natin, safety pin, tangkay ng lollipop. Yan lang po yung ating gagamitin. Kaya tayo na, tutukan po ninyo yung ating video ngayong araw. Simple lang po yung paggagawa nito, pero yung kapakinabangan po para sa isang angler ay napakalaki. Kaya sana po ay panoorin niyo yung video hanggang sa dulo at sana po makapagbigay uli ako sa inyo ng isang mahalagang fishing tips na pwede niyong pakinabangan sa inyong mga fishing adventure. Maganda pong gamitin yung long nose na may binilog yung dulo para mabilis po nating maiakma yung ating paggagawa. Kung hindi man po, gumamit po tayo ng stick para madali nating mabilog yung ating ginagawang mga tricks na ito. Nabilog na po natin yung kabilang dulo at umpisahan po natin yung kabila. Ito po naman ay napakadali at sigurado po na basta napanood nyo, kayang-kaya po ninyong gawin. Yan. Diretso lang po tayo. At habang papatapos na yung ating ginagawa, makikita po ninyo kung paano ito iseset up. At makikita rin po ninyo at mapapatunayan ko sa inyo sa videong ito na iwas buhol po talaga ito. Best for bottom fishing. Hindi po tayo mag-aalala na nakasabit yung ating hook line doon sa ating main line. Pag po kasi palaging sumasabit o bumubuhol yung ating hook line doon sa ating main line, parang nakakaasar tingnan at parang naiisip natin na parang hindi makakagat ng isda. Sa pamamaraan pong ito na ibabahagi ko sa inyo, 100% po yung hook line natin ay hindi sasabi doon sa main line. Kaya hindi po kayo mag-aalala na palagi siyang pabuhol-buhol doon sa main line. At sigurado po ako, mas mabilis itong makakagat ng mga isda. Kaya napakagandang gamitin po yung paraang ito para po sa ating mas mabisang mga fishing adventure. Yan. Habang dire-diretso po yung paggagawa natin, nais ko lang pong i-shout out yung ating mga kaibigan dyan sa SPC Anglers Team. Si Boss Alelex, kay Parin Julius, kay Boss Fidel, kay Raymond, kay Ricky, kay Boss Trevor at sa kanyang ama na palagi nating nakakasama sa ating mga fishing adventure, kay Boss Adrian. Shout out po sa inyong lahat at mabuhay po kayo. Yan. Lalagyan na po natin noong tangkay ng lollipop para po ma-set up natin ng maayos doon sa ating main line. Tips nga pala po mga ka-angler, dapat po ay eksakto yung bilog. Hindi masikip, hindi maluag para pagpasok po noong tangkay ng lollipop ay medyo mahigpit na siya. Tapos papasuin lang po natin yung dalawang dulo niyan para po hindi makakalas. Para matibay siya at hindi hihiwalay. Yan. Pasuin lang po natin ng lighter yung pinakadulo niyan.
para maging matibay at hindi makakalas. Yun. Okay na yung kabila. Yan. Yun. Okay. Pasok na pasok. Walang mintis. Yun. Okay na siya. Set up na po natin. Yan. Ayos. Set up na po natin. Kabitan po natin ng sinker. Yung ating main line para okay na siya. At yan. Patapos na po yung ating pag-set up. At sana po nasundan nyo yung ating video. Isa pong malaking kapakinabangan na naman yung pwede nyong makuha at matutunan ngayong araw na ito. Ayan. Konting bata. Matibay na yan. Okay na yan. Tulin lang po natin yung exis. Maging malinis. Yun. Okay. Tibay na. Yan, ganyan lang po yung pag-setup niyan. Bubuhulan natin para hindi gumalaw yung pinaka ginawa nating device para hindi makabuhol yung hook line doon sa main line. Yun. Daan-daan lang para sama-sama at nang matibay. Pag sama-sama yan, matibay yan. Yun. Ayos. Tanggal pala. Pasok ulit natin. Medyo malabo na ang ilong, hindi na maipasok. Pero kasya po yan, may butas talaga yan. Butas ng lollipop. Malabo na talaga ang ating ilong. Hindi na makita ang maliit na butas. Pero kung ibang butas yan, pasok na yan. Yan. Parang virgin na. Ayaw pumasok. Utay-utayin lang at papasok din yan. Sigurado yan. May butas eh. Imposibleng hindi pumasok at may butas yan. Yan. Ano kaya? Tumagal pa? Nako. Yun. Yun, pumasok. Okay. Ayos. Bubuhalan din natin yung kabilang dulo para steady lang siya doon. Pero kailangan po may clearance na kaunti para makagalaw din siya at hindi siya persado. Yan. Katulad din lang po yung ginawa natin yung kanina. Yan. Pasok lang. Yan yung bilog. Pasok. Yun. Ilahing utay-utay para sama-sama. Matibay pag sama-sama. Yun.
Utay-utay na ang binabata at nang maging buhol na para secured yung ating ikinabit na doon lang siya sa pagitan ng dalawang ginawa nating buhol. Yan, yung wow. Oh my God! Wow! Okay na. Abitan naman natin ang hook para makita po ninyo na talagang hindi magbubuhol yan. Yung fishing hook natin, yung main line niya ay hindi bubuhol doon sa ating main line. Yan. Ayos na. Kakabitan na lang ng fishing hook at makikita na ninyo yung resulta ng ating pinagpaguran. Yan. Yun. Kakabitan na natin ang fishing hook. Yan. Kakabitan na natin ang fishing hook at nang makita na po natin yung resulta. Kung talaga bang hindi bubuhol yung hook line doon sa main layo, layo, ayos na ayos. Perfect. Okay. Sana po ay may natutunan kayo doon sa ating video. Salamat po at hanggang sa muli. Pa-subscribe na lang po ng ating YouTube channel, San Pablo Anglers TV. Yan po, official YouTube channel po yan ng Specie Anglers Team San Pablo Sere. Maraming salamat po. Bye-bye!